Umagang kaigan na po sa ating lahat mga kaibigan. Muli ay samahan niyo po ang inyong abang lingkod sa isa na namang paggawa po natin at ang unit po nating binabaklas. Mga kabalita ay isang unit po ng electric fan na namang kaibigan. At ito po ay bali dalawa po mga kaibigan. At ang tansya ko po dito ay ito ay nabili ng buy one take one ano mga kaibigan. Sobrang nipis ng kanyang screen protector ano at gayon na rin ang kanyang stator ano mga kaibigan. So ngayon ay matutunghayan po natin kung ano ang pagkakaiba ng fan na ito doon sa iba po nating mga nabubuksan na madalas ano mga kaibigan. So ito na, bago pa ang unit na ito at talagang malinis pa ang housing ano. Pero yung isa sa mga namasdan po natin dito ay napakanipis ano ng stator po natin mga kaibigan. At sa buong pag open po nito ay parang talagang ito na ang pinakamanipis sa lahat mga kaibigan. Ayan o, grabe. At yung ginamit po na coil dito ay hindi kagandahan ano mga kaibigan. So ito po muna ang ating kakalkalin ano, yung hanapin natin yung fuse po ng unit na ito, yung thermal fuse ano mga kaibigan. Oh, ito yung sinasabi ko po ano na pagka medyo maitim na po ang ilalim na yan ano, ay mahirap pong baklasin dahil unang-una wala pong sapin at sasama po ang ating coil na yan mga kaibigan. Experience po natin yan ano. So pagka ganyan ay trace po natin ang thermal fuse na hindi magagalaw ang mga splice na yan, dahil kung hindi malamang ay mauwi sa wala ang ating paggawa na ito mga kaibigan. Eto, tanggalin po natin ang kanyang tali ano, upang makita po natin. Ha? Parang nagtataka ako dito mga kabalita, parang walang fuse ano ang unit na ito. Oo nga po, wala itong thermal fuse. Bakit na-release yung ganitong klase ng unit mga kaibigan? So ito, dapat andyan po ang thermal fuse po natin. At yun ay yung ilalim mga kaibigan. Puro sunog ang ating splice na yan. Yung spaghetti po natin ay talagang tutong. So confirm mga kaibigan, wala po itong thermal fuse. Walang protective device na ginamit dito mga kabalita. At ngayon lamang po tayo nakabukas nito. Pwera na lamang kung kinabit doon sa may bandang switch ano. Pero bihira po ang may ganun. Ang atin pong alam na may fuse doon sa may bandang switch ay yung mga remote mga kaibigan. So this time ay talagang confirm po natin na wala pong protective device ang ating fan na ito mga kaibigan. Delikado masyado yan. Ayan o, malinis na po at wala po talaga. At sobrang nipis pa ng kanyang stator mga kaibigan. First time ko po nakabukas nito, talagang wala. Itong isa ay subukan din po natin upang kahit paano ay magkaroon po tayo ng idea no, sa ganitong klase ng unit. Ang tansya po natin dito ay galing sa ibang bansa ano. At tayo ay labis ano na nagtataka dito sa kanyang screen protector mga kaibigan na sobrang nipis. Pagka nadina na di sinasadya ay talagang nayuyupi mga kaibigan. So sa isa na to ay mapapatunayan po natin na talagang kung wala silang ginamit ano na fuse dito mga kaibigan. Hindi maganda ano ang ganong fan. Although yung nabibili po natin ay talagang wala din yon, pero at least yon po ay talagang magnetic ano, natanso yon mga kaibigan at pwede pong lagyan.
Pero itong gaya po nito ay medyo widow mga kabalita, no? So maging ano guide itong video natin ito sa lahat po ng ating mga manonood, sa lahat ng ating televiewers mga kaibigan. Inyong kulay, ano? Hindi po tayo magbabanggit din ng ano mga brand, ano? Kayo na po ang bahala ang tumingin dyan mga kaibigan. Ayun, likewise mga kabalita, ay sunog din po ang mga spaghetti, ano, yung splice po natin. At muli ay susubukan natin, ano, kung talagang natunaw ang thermal freeze nito mga kaibigan. Grabe. Iwan lang natin, ano, wala pa tayong napapanood na nag-open ito, na yun ang diniscuss, ano, mga kaibigan. Ito yung pangalawa po natin. Halos walang pinagkaiba. Kulay brown, ano? Medyo maitim. So talagang wala mga kaibigan, mga kabalita. Ayan, ano? Natuklap na po natin at walang lumitaw na thermal fuse, ano, mga kaibigan. Habang itong video nito ay ginagawa po natin mga kaibigan, ay di pa po natin nabuksan, ano, ang bandang switch. Kung meron na doon, ay update ko po kayo, ano, mga kaibigan. So ito, talagang wala po. Sana ay may matutunan po tayo dito sa ating vlog na ito mga kaibigan. Tingnan natin ito kung andito ang thermal fuse. So walang laman ito. Spaghetti lamang po na tumigas. Confirm, hindi po gumamit ng anumang protective device ang ating fan na ito mga kaibigan. So yan, ano, nakikita nyo naman po kung anong klase ng fan na ito mga kaibigan. Hanggang dito na lamang po muna ang ating vlog na ito mga kabalita. At muli, kung may comment po tayo o katanungan dito sa ating video na ito, ay don't hesitate na mga kaibigan, dahil tayo po ay handa nga sumagot.